Pupunta tayo ng Basilica Church ng Naga City. 25 minutes. Ito na oh. Naga na tayo mga tol, touchdown. City of Naga. Dadaan pa ata tayo ng sentro. Yes, yes. Besto mo lo ng Naga. Ito na, dito na tayo sentro. Welcome. City Hardware Naga. Wala kaya meron dito ang mga nagtitinda ng Shifa tire. Big shoutout. Saan kaya yung papunta? Malawak ng kalsada pero nagkaka-traffic. Grabe. Dapat makalabas agad tayo. 30 minutes lang tayo dito. Tapos balik na tayo ng Sorsogon. May bike lane ba dito sa Naga? Baka kasi matikitan tayo eh. Pero wala naman nakasulat. Diba? Ang tagal pa ng 9 minutes na nasa Google. Malapit lang tignan. Pero kapag ganito ka-traffic, matagal yan. At isa karating pa rin tayo ng Naga ng nakamotor. Pumunta ako dito bus eh. Hindi ko na-experience dito magmotor. Medyo may kalayuan kasi ito Sorsogon. Almost 4 hours. Kaya pagbalik natin, bakbak tayo. Kunin natin ng halos ilang oras lang. Ride horse. Sarap naman yan. Ano to? Abandon. Ginawa na lang vandalism, oh. 8 minutes going to Basilica Church. Makarating tayo ng 2:14 PM. Solid ng hollow blocks, oh. Pulido, mga tol. Ngayon lang ako nakakita ng hollow blocks na ganyan. Pulidong pulido. Oh, ganda ng hollow blocks, di ba? Napakalinis. Ngayon lang ako nakakita ng ganong kalinis na hollow blocks. Pagkakagawa ba? Traffic mga tol. Nabutan ko yung rush hour. Magsisilabasan ng mga estudyante. Whew! Traffic mga tol sa Naga. Okay, turn right tayo. Yan oh. Traffic pala dito. City of Naga. Oh, saan ka kuya? Yan, 5 minutes na lang. Legit na to. Nasa Basilica Church na tayo ng Naga. And hanap na lang tayo mamaya ng rota pa kung saan tayo pwede dumaan. Papuntang Sorsogon. Nang ganitong oras, pauwi. Kaya pa. Babanatan ko pa to. Opya. Sige kuya, pasok mo kuya. 1.2, Balatas. Kunin natin ang makalabas tayo kaya tayo dito. Wag lang umulan. Dito ganun ka-traffic kapag di umulan. Romantic boy. Safe. Meron palang gasolina ang safe. Alam ko kasi sa trabaho lang yan ang nangyayari. Alright! Nasa Naga City tayo, mga tol. 800 meters. Turn left. Ah, right. Right, malayo pa to. Itong 800 meters na to. Grabe, napaka-traffic pala dito talaga. Hirap pala dito magmotor sa inyo. Wala kayong alternate road gaya ng sa Sorsogon, halos dalawa, diversion road tsaka coastal road. Yung Legazpi kahit papano meron din kapag palabas ng sentro. Daan ng embarkadero, Camellia Homes. Dito wala. Dadaan na dadaan ka ng sentro. 4:50. Sa may Balatas tayo. 400. Nakapag Naga tayo ha. Naga Gaming.
Napaka-established talaga ng lugar na to. Kasi ang dami nilang establishment. Tsaka ewan ko kung bakit ganito sa pamamalakad ba nila. Kasi pagdating naman sa turismo, meron naman, madami. Madaming tourist patang Naga. Tsaka kilala to sa kanila itong pupuntahin natin. Dahil sa mga mareliyosong tao. 60, ito na. Ah, ito na yan, mga tol. Papasok tayo ng 20 meters. Okay, papasok pa raw. Okay, natatandaan ko na to. Ito na, mga tol. Yan, ito. Saan ba pwede pumasok? Saan pwede ipasok yung motor? Ah, dito lang ata. Kasi walang gate doon. Exit only. Exit lang to. So, dito tayo papasok. Touchdown. And exactly 2:40 alis tayo dito. Yun, dito na tayo. Oh, napakaganda pa rin talaga. Basilica Church. Saan yung parking ng motor? Boss, saan pwede mag-park yung motor? Ah, thank you pa. Nagsisindi ako ng kandila. Karating din tayo. Okay, touchdown. So, alright mga tol, pabalik na ako ng Sorsogon ngayon at sarap sa pakaramdam mga tol, pagpasok ko. Yung lahat ng pagod at pangamba mo sa buhay, biglang, basta, alam niyo yung pakaramdam na yun, nakaka-refresh. So, 3 hours simula dito, pabalik ng Sorsogon. Na-refresh ako dahil sa simbahan nito, kayang-kayang bumalik ng walang pagod. Grabe. Paka solid, take off na tayo dito. Maraming salamat Panginoon. At makakabalik tayo ng safe. Okay mga tol, paalam na tayo dito sa Manila, sa kanyang bahay. Ang Basilica Church ng Naga Camarines Sur. Napakaganda. Tsaka nakaka-refresh ng isipan. Ito yung second time na nakapunta ako dito. Sobrang ganda talaga. At palabas na po ako ulit para bumalik ng Sorsogon. Paalam. Okay. Let's go. Uwi na tayo. Balik ako dito sa pinagrotahan ko mga tol. Daan pa rin ako ng sentro ng Naga. So, dito ulit tayo. Doon ako magpapaalam pag nakalabas na tayo. Thanks God at nakapagpasalamat pa rin ako sa mahal nating Panginoon. Sa kanyang bahay. Na ito din yung second time ko nakapunta dito sa Silica Church ng Naga. At alam talaga yung pinunta ko. Galing ako ng Tabaco, Tiwi, and saan pa ba yun? Sangay. So napakalayo ng inikuta natin. Para lang ako nag-endurance. Nasa 300 pesos na yung ginasaluin ako. Almost. Pauwi na tayo. Ano to? Oh, on record pa rin tayo.
So, doon ulit tayo magkwentuhan sa unahin at magpapasalamat ako sa mga sponsor natin. Alright. So, palabas na tayo ng sentro ng Naga. Ah, hindi pa kasi dito lang naman yun sa may circle. So, napaka-traffic oh. Ah, talaga mahirap dito kapag papasok kayo sa Naga City. Sa sentro, sobrang traffic mga tol. Take off ako dito ng alas 3, sakto. At babakbak tayo papunta ng Sorsogon. Pabalik. Di ako dumaan ng diversion. Dun sa likod yun. So, lubak-lubak kasi dun kanina. Dun ako dumaan. Lubak-lubak pala. Less nga sa traffic, pero lubak-lubak din naman. Kawawa yung motor. Ah, Pili pala to. Pili. Sentro ng Pili, Camarines Sur. Alright, diretso ako. So alright mga tala, kalabas na tayo ng proper ng Naga. At dadaan na natin yung bayan ng Iriga. Sana hindi traffic. Doon tayo ng sentro ng Iriga. Ito, Bula, Camarines Sur. Kaliwalas, di traffic. So, mag-rice puto tayo sa may ligaw. Doon tayo mag-rice puto. Yun yung snack natin. Sarap yan eh. Rice puto. Magbabato-pata tayo eh, bato. Camarines Sur. Check na lang natin. Alright mga tol, nasa Baho Camarines Sur na tayo. Hi, salamat. Thanks God kasi gumanda na yung panahon. Kanina kinabahan ako, kala ko pa uwi. Ano, uulanin tayo. Di naman pala. Napakaganda ng panahon pa uwi. Time check, siguro nasa 3:36 na. Abutan ba tayo ng gabi? Depende sa takbo. Halos tumatakbo ako ng 60, 70 to 80. Depende sa pag-overtake ko. Sabay ako dito kay Kuya. Yun. Alright, Baaw na tayo. Tama ba? Di ako tumawid eh. Pag ako nagkamali dito, kaligaw-ligaw tayo. Tatabi muna tayo. Baka doon ako dadaan. 2 hours na lang oh. Okay, tama, dito tayo. Kasi mag iriga. Ikot dyan. Dito tayo, diretso. 56 kilometer to bago tayo mag left. Kaso kumusta kalsada dito? Kaliwalas oh. Vera. Ganda ng panahon mga tal. Nasa Baaw, Camarines Sur tayo. Pumasok na ako sa proper ng Nabwa.
Camarines Sur. Kala ko pumasok na ako kanina. Di pa pala. Uy, mabuhangin. Buti na lang naka-shipater tayo. Kapit na kapit pa rin. Alright. Traffic mga tol dito. Nabwa. Paka-traffic. Yun lang. Gagawa niya ng paraan. Okay. Matraffic lagi dito. Mayayari sa Nabwa. Pambira, napakahaba mga tol oh. Kanina pa. Grabe mga tol, hanggang dito, sobrang traffic. Yan ha. Honda click. Wala, stranded na dito. Wala nang mapaglusutan. Pambihira naman. Ah, kaya pala traffic. Kasi dadaan ng sentro ng Nabwa. Ayun oh. Tapos sumabay itong mga malalaking truck galing Maynila. Going to Iriga and Legazpi, diretso Balatan. Grabe oh. Traffic mga tol. Salubong pa si kuya. Kaya kung saan to dadaan. Sana hindi tayo sumabit. Sasabay ako. Grabe. Ganito ba talaga dito ka-traffic sa Nabwa? Kala ko naga lang. Nabwa din pala. Uy kuya, ba't ka bumalandra pa? Inarangan mo lang eh. Ako yung kasya dyan eh. O sige, banatan mo. May sumalubong pa. Pumira dito. Ayan, mga may lumalabas oh. Nabwa. Smart pa yan eh, Nabwa. Camarines Sur. Ano, di na gumagalaw dito oh. Pucha, napakalayo ng traffic. Parang boundary ng Baaw ba yon? Papunta dito. Hanggang center ng traffic. Wala ba kayong alternate road? Yun yung advantage ng merong mga diversion road or alternate road na tinatawag. Naiiwasan yung traffic. Dito, kapag mahina ka sa lusutan, kawawa. Yun o. Pucha, nangyari. Or normal na talaga dito ngayon. Dito. Normal na yan sa Nabwa. Sentro to ng Nabwa. Grabe. Araw-araw ba yung pinagdadaanan nyo? Ganito ka traffic. Dito halos di na gumagalaw. Lalo na dito. Nakalusot lang ako eh. Kaya wala masyadong sasakyan no. Ang haba nun. Sobra. Lalo na to. Sige, record natin to. Kung gaano kahaba yung traffic na yan. Yan o. Yan o. Nice one. Banatan mo kuya. Konting respeto naman sa mga kasalubong mo. Tsaga-tsaga lang. Pambira ka. Wala talaga sila dito ang alternate road. Normal na tong ganito ka-traffic. Ayan o. Pansit ba to? Bilang ko kayo si mama. Yan yan.
Pag dyan, magkano pa ate? 120 lang, ganyan. Ilang kilo yan? 900 grams lang yan. Ano lang, K-4. Mura ba sa inyo talaga? Mura dito? Hindi, doon sa mga tindahan. Sa Sorsogon pa ako eh. Baka dito mamukura ng tubig dito. Yan o, pag ganyan. Magkano yan? 190 lima ng laman, 2.5 kilo na. 190 yan. $190 oh. Ilan yun laman ate? 1 $190 po. 1, 2, 3. Wala nang bawas? Wala. Pag blinag ko, walang bawas. Pag naka-vlog, walang bawas. Dito talaga yung ginagawa. Factor yun talaga mismo ito, pindahan. Ha? Factor talaga ito mismo, pindahan. Eh yung iba, ganun din sila. Yung iba, bumibili lang sa iba. Ha? Yung iba, bumibili lang sa factory ng ano. I see. 190? 170 na lang sa ano. Hindi, wala kang mati. Bibigyan pa. Huwag kang kabahan. Hindi naman nata ito malalaglag, mga tol. So, bumili ako ng pansit bato. Awang ko kung nakamura ako. Pero dito kasi sa bato, ito, bato Camarines Sur, ang supplier ng pansit bato. Isa sa mga pinakamasarap gumawa ng pansit bato, mga tol. Yun o, kabilaan. Ito, pansit bato. Maganda dito bumili bundle. 10 daw minimum, makaka-discount kayo. 10 ganito na binili ko. Kaya marami. Okay. Overtake sana ako kaso merong HPG. Ayan o. Paparahin tong truck na to. Yun. Naka-ready na yung pan-ticket ni sir. Kapag kulang ko lang yan, ako patay yan. Ticket yan. Nakaligtas tayo dan. Lagi dito ah, may checkpoint. Nung papunta kami ng Baguio, meron din dito.